KDM number 1. Oh. Ang bagong-bagong Toyota Raze. Tingnan niya. Parang maliit na Fortuner, ganun ano. Okay. Pilatisin natin. Gandahan, no? So yung harap niya, kamukha ng RAV4 na bago, no? So yun, no. Sumangas, ano. Tapos kita natin parang ruler ang ginamit para maging flat to, wala mga tulis-tulis na ganun. So flat siya. Ang ilaw parang LED. LED ba 'to? Daytime running lights, social, ha? May fog lights. Ewan kong ito yung top of the line version. 1.2 3 cylinder. Meron pang version nito na 1.0 turbo sa pagkakaalam ko. Tama? O yun. So ito yung second to the top of the line. So ayun, ang gulong niya, ayun, 16. 2516. Drum brake sa likod. Disc brake sa harap. So ito, nakita na natin sa internets na pag ito nilagyan ng mags, ang laki ng ginagwapo nito. Pero as it is, ayos naman. No? Pero sa mga Jumaja forms, pag pinalitan mo yung mags na yan, ang laki ng ginagwapo. Sa likod naman, eh, no? Dito sa part na to, parang yung Fortuner na Jun Sabayton style. Eh, no? Sa puwet, ayan, mga puwet kinda guys and girls dyan. Parang ang datingan nito, parang GR Yaris. Ganda ito, parang smoky, no? Oh, rear wiper. Ano yung raise? Parang inaangat, nire-raise, pinapalaki, o pinakarera, raise. Okay, at ang importanteng bagay ay ang interior. Let's go. Yan. Tingnan natin ang nasa loob. Wow! Look at that. Pagmasdan natin muna mabuti at i-absorb. Ha? Ang steering wheel. Leder-lederan, ha? May stitch pa na gray. Dapat ni-red na nila, no? Kasi sinulid lang naman yung pinagkaiba nun. Tapos magiging racing na yan. Ang gauge, ha? Digital. Ang display. Tapos sabi nila, eto, 18 kilometers per liter daw yan. So, hindi pa natin natatry. Kasi po, eto, preview version pa lang, no? So, yan, ang sidings. Aha. Plastic, pero hindi naman nakakainis na plastic. Matigas, pero hindi naman nakakainis na Toto. Medyo may kapit. So, yan, ang build quality, syempre, Toyota. Hindi natin maikakaila quality yan. Tatagal ng forever yan. Ito, o. Oh. Ano to, Kobe? Ang logo ni Kobe yung ano yun. So, ito po ay CVT automatic. Ang aircon. Guys, kahit nakabukas ang pinto, napakalamig ng aircon. Kumbaga, takbong mayaman, nakabukas yung bintana, tapos naka-aircon, malamig pa rin. Eto kahit nakabukas yung pinto, malamig pa rin aircon. Kabung super yaman. Okay, map light. Traction control. Tama ba yan? Traction control. Social na kotse to, ha? Yan. Yung pedal, napakaligid to. Aha, oha. So, okay. Merong ganito. Merong ganyan. So, ano po? Tsako. May nakalagay na tsako. Kasya tsako sa armrest. So, ito. Yan, kasi yung mga dokumento. May airbag ba? Airbag. Safety features, airbag. May airbag. Yung radio niya, hanggang natin. Okay lang. Lagyan nyo na amp tsaka speaker. Pero pwede na. Pwede na. Oh, cup holder, dalawa. Oh, so isang tubig, isang soft drinks, saka isang burger. Natin yung likod. Eto, likod. Isa ng action, magaganap. Oh. Wow. It's very spacious here. Oh, asa ako dito. Oh.
Yun ang space ko eh, oh. Maluwag pa nga ako dun eh. Oh, very roomy, ha? So, ito ang siguro papatay sa mga sedan, yung mga ganitong form factor na kotse. Kasi ang laki ng space, tapos yung presyo nila, hindi nagkakalayo. O baka mas mura pa nga ito eh. Oh. Pwede lagyan ng mga dokumento. O dito, headroom. Ang headroom, ha? Pwede rito eh, oh. Jowa mo. Oh. Baka tatlo kasya rito. Maganda to. Ang upuan ba? Naibababa? Naibababa ba ang silya? Uy, pwede. You know. Oh. Pwede kayo magmumol dito eh. Oh. Ang likod. Ang trunk. Ito yan ha. Touchscreen. Baka touchscreen to eh. May backup camera. Di may backup camera to. Yun. Yun. Ang very good dito. Mechanical yung pinto. Man mechanical. Oh, touch screen yung lock. Pero, wala na nung mga mekanismo na matik na gano'n. Masisira lang yun. Tsaka ang bagal nun eh. Oh. Yun. Maluwag, no? Maluwag. Maluwag. Okay, mag-picnic dito. Gano'n. Tanggalin mo lang to. Kung kayo dyan. Fishbowl. No? Maganda to. Spare tire, full size. No? Let's see what's under the hood. Paano binubuksan, sir? Ito si Toyota man. JM. JM, di ba? Tara. Halit makina mo, ha? Hindi mainit lang. Ayun, no? Wala yan sa size na sa performance, no? Dito no, 1.2. Yes. Anong dual BBTI? Dual BBTI sound test. Wala nga tambucho. Ayun ang tambucho. Nakakala ko wala tambucho eh. Wow. Pero taman, pagkano yan? Ito ay nasa 906. 906. Wow. Ganyan na yung mga presyuhan ng mga kotse ngayon, di ba? Tapos na yung mga 1990s na yung kotse halaga 200,000, di ba? Sino yung mga kalaban nito? EcoSport. Yan ang kalaban sa... Walang ba ngayon sa mundo ng kotse? Friends tayo. Pero real talk lang naman, di ba? Friends tayong lahat. O pero tama lang na ang karibal nito. Ano mga karibal nito? Kia Stonic. EcoSport. EcoSport, ano pa? Yun yung medyo malapit. Yun yung yun medyo kajandro niya. Pero friends tayo. Oh, friends tayo. Siyempre, alam mo naman. Nasa inyo ang choice. Pero ito, ganda ha. Yan, ilang kilometers per liter uli, sir? Sa control test area, 18 to 19 combined city and highway. City roads and highway. 18 to 19. Pag highway lang, di siyempre mga 20 na yan, ganun. 17 to 19, ganyan. Nasa ganyang 20? Grabe yun ha. Pucha yung Evo ko, 5 lang. Okay, key fob ang kanyang starting, no? So, tingnan natin kung may ceremonias to kapag ini-start. One click lang. Wow. Yeah, starts right away. Ano yan, orasan? Clock ba to? Clock, RPM, digital lahat guys, no? Digital lahat. Yes. So, bagong-bago, 151 kilometers pa lang ang tinatakbo. Ayun, tayo naman, anong mga trivia tungkol sa kotseng ito? Siyempre, meron tayong multi-information display na lahat ng kailangan mo while driving, nandiyan siya. Customizable din yan. Yung iba-ibang itsura na pwede mong itry. Tapos, meron tayo yung ating display audio dito. So, pwede dyan ang Apple CarPlay at Android Auto. Basta kapit mo lang. So, mas maswabe na biyahe. Ayan. So, meron tayong mga power outlets dito. May charger ng USB yan. Pwede kang mag-charge. 2.1 up. Adi, ang bilis mag-charge nyan. Ayan. No. Ito, 12 volts. Gusto mo, 12 volts. Ayan, diba? Yun, no? Dapat 110 volts para JDM. Kuryente. Eh, cup holder yun. Ayun, no? Ayan, cup holder pala. Para CD lang. Oo. Ito pa, meron pa rito. Para sakto, yung ano mo? Malamig.
rin-hydro mo, lalamig. Yes. Tapos control mo for the side mirror, ito rin. Windows. Tapos ayan, parang airport lang, merong seatbelt sign. Ah, gano'n? Pucha, kaling ah! Pagka hinugot, iilaw. Huwag natin subukan. Dapat matik yan, wala nang warning-warning. Pagka sakay mo sa kotse, suot na. Minsan may mga pasaway kasi, mga... Katayan. Speaking of safety. Nakakita ako airbag doon, airbag dito. Yes. Ilan? Dalawa lang? Dalawa. Aha. Ang tool sa turbo natin na top of the line, meron sa driver, passenger, tapos yung magkabilang side ng passenger sa likod. Pati mo din nalang yung turbo. Doon ako interesado. Punta natin. Oh. Tayo ang first dibs ng turbo, no? Sabi ni Toyota man, no? Ako makakauna doon, ha? Ako maunahan ako ni James Diggin. Ito. CVT. Yes. CVT. Up down may ano sports mode. Ilaw ba 'to pagkagabi? Yeah, ilaw nga. Gabi kasi minsan yung mga ibang manufacturer hindi pinapailaw 'yan. Ano ba 'yun? Oh, ito traction control, ha? Meron din siyang hill start assist. Back zoner. Hill start assist? Oo. Sa Matic may ganun pa. Para pag packet ka, hindi ka mahirapan. Hill start assist. Sure ball 'yun, ano? Para sa mga mag-aral kasi kayo mag-drive, no? Kailangan pa ba yun? Hill start assist, matik na nga. Okay. For safety naman. For safety yan. Tapos meron din siyang mga back sonar pag matras ka. Ano yun? For safety. Stock yun? Stock? Meron na? Ano pa? Tapos, ito yung parang dito yun sa, ano, sa G variant natin. Back sonar. Reverse. Ayan, sa reverse camera. Camera. Let me line guide. Okay. Tuloy. Ayan. Tapos, ayan, tulad ng nakita mo kanina, meron tayong maluwag na space for luggage sa likod. At mas kailangan mo pa, pwede mong i-fold yung mga upuan. So, mas marami ka pang pwede ma-load. Ano ang ground clearance na itong coaching ito? 200 millimeters. 200 mm. Ano mas mataas? Innova o ito? Innova ang ganyan. Medyo magkalapit ng konti. Ah, ganon? Medyo. So, di tayo takot sa lubak, sa baha. Yes. Medyo ano, mataas. Yan na ang ano niya. Yan ang pagkas SUV niya. Mm-hmm. Ano bang tawag sa format na ganito? Crossover? SUV? SUV. SUV siya. SUV pa to? SUV na to? Sports okay. Talaga. Sports ha? Sports pala. Okay, malalaman natin yung sports na yan pagka din drive na natin. Okay, drive natin ha? Sige. Yun. Auto lock siya kapag ka mga 20 kilometers per hour na. Toyota Race. Drive natin, no? 1.2 lang to. Hindi na rin masama, no? Pagka dito, ewan ko lang sa highway, no? Mamaya, tatestingin natin na konting sprint. Kasi yung mga iba dyan, alam na nga nilang economy car, gagawin nilang, ano, racing, di ba? Pero, syempre, gusto natin may pagka all around. Kaya may konting acceleration pagka na-overtake tayo sa mga, halimbawa, truck ng, ano yan? Ano yung sugar cane? Diba minsan sa probinsya? Uh-huh. May mga truck ng tubo, ganun, gusto mong overtaken. Eh, may mga kasalubong na bus. Siyempre, mag-iingat kayo pag gagawin yun, ano? Para ma-overtaken natin yung mga truck ng tubo. Yan, okay. Suspension, ha? Kita naman natin, ina-absorb ang mga bumps ng mga kaling hindi pinerpek ng DPWH. Available na po ito sa ano, mga Toyota dealership. Yes. Hindi masyang kabigatan. Magaan talaga siya. No? Electronic EPS to. Electronic power steering. O hydraulic. Sorry, double check. Oh. May chichito. Ano. Sige. Maganda to. Pang picnic. Correct. Diba? Kasi yung mga ibang CVT kasi parang boring eh. Kasi parang ano, isang gear lang na woots, hindi bumi. Parang hindi nag-shift ito, hindi naman sa may shift jack. Pero bagay yung CVT niya may buhay, no? May buhay. Oo, di ba? Din. Oh. So
electric commute, ang suspension niya ina-absorb yung mga maliliit na lubak na gano'n. Hindi pa tayo nakaka-testing ng mga malalaking lubak. Siguro pag dumating yung totoo nilang test drive unit, dadali natin sa mga probinsya to, gano'n. Sa Marilaki, tingnan natin ang handling. Pero bilang preview, nakakatuwa siya kasi spacious. Ang aircon malakas. Lakas, no? Sige nga, nakabukas yung pinto. Okay. Tapos, hindi siya nag-aalangan mag-rev. No? Alam mo, 1.2 lang siya. Pero, may fighting spirit siya. Ganon. Bibigyan niya yung kailangan. Ibibigay niya. Ibibigay niya lahat. Diba 3-cylinder? Hmm. Kanina parang pag tinitingnan mo yung makina, nagbabibrate na gano'n. Pero sa loob, this, smooth naman siya eh, diba? Yes. Ako, bilang mga racing-racing na kotse na malalakas sa gas na Evo na yan. Minsan parang mahihinayang ka sa gasolina at sa mga polar bears na nagugunawan ng yelo eh, no? Ito, kung mga tumo 20 kilometers per liter to, hindi ka makukonsent siyang maglalakwat siya na maglalakwat siya dahil wala kang masyado ginagawang kalukuhan sa kaligasan at sa bulsa mo. Okay to! Bibili ko na ito! Sige. Salamat sa pag-share ng mga kaalaman mo sa kotse, no? Lalo na dito sa Toyota Race, no? Yun. Sana matesting ko yung turbo version. Pero itong 1.2, parang ayos na eh, no? Parang sapat na siya eh. Ang mga modification siguro ang gagawin ko rito pagka napasa akin to. Mags. Ano ba to? PCD 100? PCD 100 siguro ng ano ito, no? Offset. Offset. Yata. Mags. Sorry, double jiggle. Tsaka sound system. Pero stock, walang galawan. Okay lang, walang problema. Raratrating ko muna. Ipapasyal ko muna. Ayun. Thank you, sir, ha? Toyota man. Salamat. Thank you. AM number 1. So, ayun, ano? Toyota Race. Ayun ang preview natin sa Toyota Race. Shoutout sa Toyota Motor Philippines saka kay Toyota man, JM, sa pagpapa-experience sa atin ito first hand preview. Sneak peek pa lang yan. Tignan natin kung matetesting natin yan mas long term tsaka sa mga highway. Pero sa mga city, Metro Manila, first impressions, okay siya. Madaling i-drive, parang pasundo mo kagad. Tapos walang ka-arte-arte, walang gano'n. Parang malaki pa yung potential papugiin mo. Looking forward sa 1.0 version. Siyempre mga paliitan na ng displacement ng future ngayon. Pero ito rin yung future ng mga ganito form factor na kotse. Kasi syempre maluwag, mataas. Tayo na yung mag-a-adjust sa mga lubak-lubak na daan. Alam mo naman ang mga responsable sa mga daan, no? Bisip pa sila sa mga pinaggagawa nila kung ano man. So tayo na lang mag-a-adjust. Taasan natin yung kotse natin. Tabaan natin yung gulong. Tapos enjoy natin pag-drive. JDM number 1.
naman, masarap yes. magtrabaho sa car, ano, car company. Oo naman. Ganun. Oo naman, masayang masaya. Kasi na-excite ka rin na yung mga tao, nagkakaroon na sila ng chance na kumbaga maka-move around, di ba? Makagalaw, ganyan. Alam na alam mo yung mga specs ng kotse, no? So dapat kabisado mo yung mga specs ng kotse. Siyempre. Importante yung malaman ng tao yung tamang details. Anong kotse ng Toyota paborito mo? Bukod dito sa Raze, no? Oo. Yung Corolla Cross Hybrid. Corolla Cross Hybrid. Bakit? Kasi bukod sa paporma na siya, nakakatulong ka pa sa pagtitipid ng fuel at less impact sa environment. So, yung mga nangangarap dyan na, yung mga mahilig sa kotse, magandang, magtrabaho sa car company. O naman, lalo na kung passion mo talaga at kumbaga, di ba nga sabi, pag nakakita ka ng trabaho na gustong-gusto mo, parang hindi na talaga siya trabaho. Oo, oh, sinasabi mo lang yun, baka makikinig yung boss mo. Hindi. Totoo yan. Totoo naman yan. Kasi pag, siyempre pag na-enjoy mo na yung, na-enjoy mo yung ginagawa mo at gustong-gusto mo talaga siya, hindi na siya, hindi mo na pakiramdam trabaho. Hindi na trabaho yung pakiramdam. Gusto mo lang ma-promote, ha? Bukod doon.